Kumusta mga idol, tropa? Usapang halo switch po tayo ngayon. Para sa mga hindi pa alam kung ano ang function ng halo switch, para po sa inyo ang video na to. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, abay, pindutin nyo na po yung subscribe button. Maraming salamat mga idol. So bali, meron tayong universal design ng halo switch. 5 wires po ito, yellow wire, white wire, black wire, red wire, and green. So, black and red color wire. Ito yung sa ilaw ng ating halo switch or yung indicator. Para gumana yung ilaw ng halo switch, idikit natin sa ground ang black wire. At saka idikit naman natin sa positive ang red wire. Pero kahit magkabaliktad man yung dalawa, iilaw pa din po ang indicator ng halo switch kasi wala pong polarity ang light indicator ng halo switch. So, red and black wire ay para lamang po ito sa ilaw ng halo switch. Okay. So, may tatlong wire pa tayo natitira. O, itabi muna natin yung black and red kasi hanapin naman natin ang normally open, normally close, at saka yung common. Mostly sa halo switch, ang common wire is kulay yellow. Ito yon. Kung saan, ito yung nangangailangan ng supply para naman maibato niya sa normally open at saka sa normally close. At para malaman natin na kung itong yellow wire nga talaga ang common, so gagamit tayo ngayon ng battery at saka test light. So para masigurado natin na common siya, ilalagay natin siya sa, idudugto natin siya sa positive connection ng battery. And then yung test light ay clip naman natin sa ground. So ayan, nakakabit na sa positive ang yellow wire or yung common. So dapat itong puti, nasa gitnang bahagi ito ng halo switch, at saka itong green wire ay nasa bandang gilid. So ayan, green ay normally close. Ang ibig sabihin, habang hindi nakapindot ang halo switch, ito ay may connection agad galing doon sa yellow wire. So ngayon nakapindot siya, dapat itong puti naman ang iilaw. So siya naman itong normally open. So dahil tama ang function niya, common po ang yellow wire natin. Isa sa napakatibay na switch, ang halo switch. Mabibili natin ito. Available po sa halos lahat ng motorcycle shop, mabibili yan. Magandang gamitin sa hazard switch, mga switch ng LED, at madalas ginagamit siyang switch para sa dual horn. Ayan. So ulitin ko lang po, yellow wire siya po yung common, at yung white siya yung normally open, normally close po ang kulay green. Normally close. Ayan. Pagpindot ng switch, normally open po. So halimbawa, ang normally open ang siyang gagamitin mong connection para sa LED na yung ikinabit. At isasama mo ang ilaw or indicator ng halo switch. Isama po ang red wire sa white wire na kung saan siya yung normally open. At ang black wire naman ay ilalagay natin sa ground para every time na mag-switch on tayo ng ating ilaw, ay iilaw din po ang indicator ng halo switch. Or kung gusto nyo naman na diretso siyang nakailaw, ilagay sa ground ang black wire at saka ang red wire naman ay ilagay sa accessories wire para pagsusi natin ng motor, ay iilaw na po agad
ang indicator ng ating hollow switch. Okay, Doc. So, ganun lang po kadali. Sana na sundan nyo po para hindi na kayo kailangan pumunta pa sa mga mekaniko at magpakabit ng switch na ito. So, hindi rin po kayo dapat kabahan kung sakaling paghugot ninyo eh baka mali na ang pagbalik dahil may tanda po yan. Ayan, may gatla po yan or para may tungkil. Ayan. Kung saan nakasabit yung lock. Ayan, nag-iisang ano lang po yun, kuntil para dun sa lock. Salamat ulit mga idol. Subscribe po kayo.